Hi guys, welcome back to our channel. Again, my name is Richelle. I am a home-based online English tutor and I share tips and information on how to be an ESL tutor and be a virtual assistant. I also share random videos about anything under the sun. So please consider subscribing and almost 7K na tayo. So I hope maka-reach tayo ng 7K this month. For today's video, I am going to share my tasks when I was working as a virtual assistant for real estate business people. I am going to answer the question of Clarissa May Marzan. She actually commented sa ating previous video. I shared how I started to be a virtual assistant and she was asking there, what were my tasks when I had my clients sa real estate industry? Thank you very much, Clarissa, for your question. At ngayon, sasagutin ko yun dito sa video natin. I had two clients in the real estate industry and both of them actually were real estate investors. Actually, my focus for both of them is social media management and content creation. So I was creating and editing videos for them to promote their businesses. I also created Facebook posts para sa kanilang Facebook pages. I helped them with their social media accounts. So, ganun yung main focus ko for both of them. Well, one of my clients was a real estate investor and a lawyer. So, meron siyang law firm and yung law firm niya caters also to a real estate investors. Yun yung ano niya, specialization niya. So he was a lawyer for the real estate industry. So ang ginagawa niya is he actually sends me text na gusto niyang ilagay dun sa video na nagagawin ko. So from zero, I actually create animated videos and ilalagay ko dun yung messages or yung information na gusto niyang i-share sa kanyang audience. Before I start a task, so we will have a meeting first and then he will explain yung gusto niyang convey or yung gusto niyang mangyari. Tsaka i-explain niya yung meaning ng terms kasi syempre legal terms yung mga yun. So hindi ako familiar sa mga terms na yun. Sasabihin niya sa akin, magbasa ka din ng about this. That's what I did. I also conducted my own research and read about the legal terms and yung mga explanation dun sa mga legal information na hindi ko naiintindihan. I create Facebook posts kasi meron siyang Facebook page. So, minamanage ko din yung Facebook page niya tsaka yung LinkedIn account niya. So, kinoconnect ko yung LinkedIn account niya. Pero, syempre sa mga messages na hindi ako nangingialam sa personal messages. Yung inbox niya, hindi ko siya ino-open kasi sabi niya siya na daw bahala. So, yung akin lang is yung posting, content creation, and connecting with people. Kailangan kong i-check kung yung mga tao na yon nasa area na gusto niya at saka nasa industry niya. So, ganun. Pati din sa isang client ko, I had another client and she was also a real estate investor. Actually, she was just starting. Kakatapos lang niya kasi mag-aral about real estate investment. So, I helped her to promote her business. I created Facebook posts, postcards, mga ganun na ipopost namin sa Facebook page niya. At saka, I helped her with email marketing. Kailangan namin mag-send ng emails to promote her business. Mga simple tasks lang, pero syempre, hindi lang naman basta-basta yung mga yun. Kailangan mo ding i-make sure na yung ginagawa mo is quality. Pero, I resigned actually kasi parang feeling ko, hindi ko na fulfill yung obligation ko sa kanila. Kasi, yun pala, impatient lang ako. Parang hindi ko nakikita kaagad yung results ng ginagawa ko. So, I felt so bad. Parang naisip ko, hindi ako nakakatulong sa kanila. Ilang months pa lang naman, nakaka-start. Tapos, mga ilang oras lang naman yung work ko sa kanila. 2 hours each client. Pero sa isang client ko, yung lawyer, nag-exceed ako doon mga 4 hours. Ganyan, every day. Kasi, syempre, dalawa yung kinikater ko. Yung law firm niya, tsaka yung real estate business niya. So, kailangan ko mag-extend. Tsaka minsan, umaabot din ng 6 hours. Ganyan, if I have to create videos. Kasi ako yung nag-create ng video niya from scratch. So, walang binibigay na graphics or videos, ganyan. Ako talaga lahat. So, syempre, mahirap namang mag-edit ng videos. Kaya, minsan, nakakaabot ako ng 6 hours or 8 hours pa nga minsan. Pero, that's okay naman sa kanya. Alam naman niya na kailangan ko ng mas madaming oras. And he told me that if you needed time, if you have to extend, that's okay. You can extend. Pero, I make sure naman na productive ako sa mga oras na yon. Pero, yun na nga, dahil, sabi ko, medyo hindi ko na fulfill ata yung obligation ko sa kanila. Bakit hindi ko nakikita yung results? So, I resigned. Diba? Parang, how sad naman na
iniwan ko na lang sila basta. Siyempre, nagkaroon din ako ng personal issues, hindi lang dahil doon, pero madami pa akong iniisip sa buhay na parang naapektuhan na rin yung trabaho ko sa kanila. Tapos, nag-online teaching pa ako, parang nahirapan pala ako sa ganun. Hindi ko alam na mahirap pala para sa akin na magkaroon ng multiple jobs. Tapos, siyempre, kailangan ko pang i-train yung sarili ko sa real estate industry kasi nga hindi pa ako knowledgeable about the industry. Kaka-start ko lang din doon. Kaya, parang naisip ko na it's too much for me. Diba? I gave up immediately, which is so wrong. Dapat hindi ganun yung ginawa ko. Dapat nagstay ako. Kasi they were so kind. Tsaka walang problema sa kanila yung oras. Pag hindi ako maka-attend ng meeting namin, that's okay. I-reschedule na lang. Ganun. Very, very considerate sila. Tapos after 2 months, nag-send sa akin ng email yung first client ko, yung lawyer na sinasabi ko. Tinatanong niya kung pwede akong bumalik. So, dun ko na-realize na nakakatulong pala ako sa kanya. Na nung time na nagtatrabaho ako sa kanya, kahit na hindi ko pa nakikita yung result, pero malaking tulong yun para sa kanya. Sabi niya doon sa email niya, I wanted to know if you can still consider coming back as my VA because I really enjoyed working with you. Sabi niya ganun, 'di ba? And you really helped me a lot, sabi niya. So ay, na-realize ko na ganun pala yun. Pero kasi nasa spam ko siya, hindi ko siya nabasa kaagad. Kaya hindi ko na-replyan kaagad and ayoko nang i-take yung responsibility ulit na alam ko namang hindi pa ako ready or hindi ko mafulfill talaga. So, hindi ko pa siya nire-replyan hanggang ngayon. So, possible na nakahanap na siya ng another VA. Pero yon, those were my tasks as a virtual assistant. Pero iba-iba yung task ng virtual assistant sa real estate industry. Sa akin lang, naka-focus ako sa social media and content, social media management and content creation. Yun. So, thank you so much for the question again, Clarissa, and I hope you enjoyed this video. Sana meron kayong kahit konting natutunan or na-realize sa video na to. Thank you so much and see you in our next video. Bye!